Hi everyone! So, ito yung ipapakita ko sa inyo. Share ko sa inyo kung ano yung aking hotel food quarantine. So, nakatulog ako. Hindi ako kumain ng lunch. Ngayon, anong oras na? 8:30 ng gabi na ata. Pang day 2 ko na siya. Pang day 2 ko na po today. So, hindi ako kumain ng lunch dahil nakatulog ako. Yung aking foods nandito pa ng pang lunch. Ito ay orange. Tapos, ito ata yung parang minudo siya na maraming karne. Kasi pork siya eh. Hindi ko siya nakain, nakatulog ako. Kasi tayo ay naka-quarantine, hindi tayo pwedeng lumabas. Yung food ay iniiwanan lamang nila sa ating mga pintuan. Kakatok naman sila eh pag nakatulog kayo. Sisigaw sila ng breakfast, lunch, ganyan magsasabi sila. Tapos, ayan, magigising ka kasi talagang kakatokin at kakatokin nila. Kasi diba, iniisip din naman nila na tulog tayo. So, ini-inform nila yung kanilang mga borders. So, ito yung sa ngayon. Ito, rice to. Yung sa kanina. Then, ito, merong yan, itlog at itlog ng pugo. Tapos, may beans. Then, ito, rice din po ito. So, marami na. Tatambakan na ako ng rice. Tapos, may fruits. Tapos, syempre, yung aking coffee. So, ayan. Kain, guys. So, magna 9 o'clock na. Hindi ako kumain lunch. So, sabay na to lunch at dinner. Kakainin ko. Ay, by the way pala, kayo mga ano, mga FWs, kung uwi kayo ng Pilipinas, kagaya ko, kung may wala naman tayong problemahin, unlike sa iba na yung mga OFW, sabi nila kulang ng foods or late sila magbigay ng pagkain, magde-deliver, or yung iba nalilipasan na ng gutom kasi nga sila nakadepende sa mga kung anong oras ihahatid ang kanilang pagkain. So, since tayo ay OFW, bayad natin lahat ito. So, nakadepende po sa atin kung ano yung gusto natin kainin, ano yung gusto mong, anong oras mo gustong kumain, or kung, diba, kasi nga, binayaran na natin to, bayad to. So, tapos, naka-receive po pala ako ng email galing sa Padlab, na, ina-accept nila yung aking, yung, diba, may pinipil upan tayong form ng Padlab SCF7, so, inano na nila, kinonfirm nila na pupunta sila dito sa on the 5th day, so mag-i-email po pala sila sa inyo to. Tapos, i-confirm nyo rin po kung ano yung inyong hotel room number, kung saan hotel kayo nag-stay, kasi kailangan din po nila yon. So, dapat mag-reply kayo kung mag-i-email sa inyo ang taga-Padla para sa ating mga swab test result. Okay, guys? So, ayun. Kain po. Naghanap ako ng ano. Buti na lang. Ayan, may gulay. Ang kanina. So, ano isip ko? Sana nga lumabas agad yung result. Sana naman, pinag-pray ko talaga na negative. Kasi, malayo na nito. Nandito ako sa Clark, Pampanga. Uwi pa ako sa amin. Wala pa akong ticket. May beans, carrots, tapos mais. Itlog ng pugo. 1 year din mahigit ako hindi nakakain ng itlog ng pugo. Kung may mga questions pala kayo, comment nyo lang po at babasahin ko yan isa-isa.
Ayun, may pork. Binutong. Nakatulog ako kasi ano, baliktad naman yung mata ko. Sa gabi di ako nakatulog, sa umaga na naman ako tulog. Yan lamang guys, kung kayo, ulitin ko po. Kung kayo naman ay mga OFWs, no, kung mapapanood nyo ang aking video nito, magbawon na lamang po kayo ng mga pagkain, dietary snacks, coffee, sugar. Kasi, di ba, hindi naman natin alam kung kailan, anong oras tayo gugutumin. Malay nyo, pag inutom kayo ng midnight, mayroon kayong makakain, may snack kayo. So, magbawon na lamang din kayo. Ako, hindi ako nagbaon. Wala akong baon. Kasi nga, inano na. Talagang naka-prepared ako na uuwi ako. So, inano ko na lang na kung ano lang yung madadatnan ko, bibili na lang din talaga ako kung ano yung mga needs ko. So, kung kayo ay mga emergency ang inyong uwi, bili na lang, ano na lang kayo, magdala na lang kayo ng inyong mga pwedeng ngat-ngatin habang kayo ay nasa quarantine. Dahil mahal po, expensive, costly po ang mga foods, ang mga pagkain, coffee, mga beverages dito sa hotel. So, malalakihan ang gastos ninyo. So, I suggest magbaon ka. Kung marami naman kayong pera, so okay lang, di ba? Bumili na lang kayo kahit nasa hotel kayo. Kagaya lang. Pero, ako na mahalan ako doon sa isang Latin na ano nila, Coca-Cola. 70 pesos. Tapos yung isang drink na orange juice ata yun. Ano mo, 50 ata yun. So, pero wala akong dalang snacks. Wala, nagpabili lang din ako lahat. So, kaya yun. Kaya at least naisuggest ko sa inyo, nasabi ko sa inyo pala na kung kayo ay may time pa, magbalot-balot na kayo ng inyong mga mamerenda, may snacks. Habang pag naka-quarantine, kasi hindi very yung 7 days ha, gugutumin at gugutumin talaga kayo. Maghahanap at maghahanap ng pagkain ng inyong mga tiyan, lalo na sa gabi. Hindi kayo inaantok. O at least meron kayong mga ngat-ngat habang nanood kayo ng TV, nanood kayo ng YouTube, di ba? And guys, so pang day 2 ko na ngayon, i-update ko ulit kayo sa next time kung ano yung mga ganap sa aking quarantine days dito sa Clark, Pampanga, okay? See you on my next one. Bye!